Yun, hello, kumusta? Tagal-tagal na rin tayong ninaagawa ng video upload and this is the first one this month of July 2023 and this is all about Popo. Okay, so dito explain natin kung ano yung Popo and bakit ba ako sumali o gumawa ng account sa Popo. Disclaimer, hindi po ako eksperto pa. Pabahagi ko lang yung karanasan ko sa Popo base sa pagkaunawa ko and kung ano na yung mga naging accomplishments ko. Probably there will be parts of this na dudugsong natin dahil posibleng hindi makuha in 5 minutes or 8 minutes. So ayoko kayong mabore pero gusto ko sanang maibahagi sa inyo kung ano yung konti nating natutunan tungkol sa Popo. So ano nga ba yung Popo app? Yung Popo Live app is a free app na madadownload mo sa iyong cellphone kaya iyan ay Android, kaya iyan ay iOS. Ngayon, iyan has been available since May of 2021. So far, it's the pinakasikat na app sa phone na magagamit para kumita. It's a one-touch go live app. Ibig sabihin, kailangan mo lang siyang i-download. Kailangan mo lang mag-sign up. And then there you go. You can go live at mag-umpisa ka ng kumita. So ano nga ba kaibahan ng Popo Live app sa ibang mga social platforms na nagmo-monetize ng mga digital creator? Well, basically, malaki. Una kasi, wala kang threshold na kailangan abutin para kumita. Pagka-sign up mo pa lang, pag nag-live ka na, kikita ka ng agad. So, hindi mo kailangang magparami ng viewers, hindi mo kailangang marami ang nanonood sa iyo, hindi mo kailangang mag-ubos ng oras bago ka ma-monetize, automatic, pag nag-sign up ka, monetize ka na agad. Ang kailangan mo na lang gawin ay maglabas ng iyong talento, ganda, o PR mo para ikaw ay kumita. So ano naman yung similarities ng Popo dun sa ibang mga apps? Well, basically, yun nga, you can get to meet new friends, magpakita ng iyong talento. Same thing as kumita, and also you can build a community here. At sa totoo, marami na kapatid natin o kasama natin sa YouTube either have moved to Popo or have included Popo sa kanilang social platforms. Kasi nga, it's a good channel and madali lang kasi go live agad. Wala ka nang masyadong gilihin. Well, kapareho rin ng ibang social platforms. Siyempre, hindi nawawala yung mga nega, yung mga marites. Okay, so it comes with this game, kumbaga. So, kailangan medyo matibay-tibay ka. Or, you know how to depart o iwan yung mga tao na alam mong sa tingin mo hindi makakatulong sa iyo and masisira lamang yung mood or perspektibo mo sa buhay. So, madalas na nangyayari yan. Kaya tayo pupunta dun sa dahilan kung bakit nga ba ako nagpopo. So, to set the story straight, aminado naman tayo. In the past, nakapagsalita ako na ay ayaw akong magpopo, hindi ko ano. Basically, dahil una, hindi ko alam eh kung ano yung Popo. Ikalawa, tingin ko magiging hassle lang na mahihirapan. Sa YouTube, minamanage ko. Meron pa tayong ibang platforms like Quix, Facebook, and TikTok. So sa Popo, sa naririnig ko nung una, it takes up a lot of your time. So sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko kakayanin, so might as well hindi na lang. Okay, but things changed nung ang aking asawa, si Dudu Yukot, ay nagdesisyon na pumasok sa Popo. Well, una, na-curious ako. That's the first reason. Na-curious ako. Bakit nga ba ganun katindi ang attraction ng Popo sa mga tao? Lalo na sa mga digital creators. Pangalawa, I love challenges. At mahilig akong mag-aral matuto. So it came as a challenge na, ano nga ba to? Madadali ko rin kaya ito kagaya nung na-accomplish ko sa ibang platforms.
subukan ko nga, bakit nga ba hindi? Wala namang mawawala. Kung hindi ko kaya, hindi ko kaya. So be it. Pangatlo, tapatan, syempre, the attraction of a daily revenue income na, kumbaga, sinasabi nilang kumikita araw-araw at madaling kumita. Iyon pa, take note, kumikita po talaga araw-araw. Depende sa inyong sipag, tiyaga at diskarte. Pero linawin ko lang din, although wala siyang threshold na kailangan mong abutin para ma-monetize ka, pagdating mo doon sa pagsweldo o pag-withdraw ng iyong revenue, doon kami kailangan threshold na abutin, which is 100,000 points na kailangan mong abutin, and ito ay equivalent sa $10 o sa pera sa Pilipinas, it's about 586 as of huling palitan, base doon sa mga taga Popo na alam natin nagwi-withdraw at nagbibigay sa atin ng info kung magkano yung palit yung dollar sa Philippine money. And then lastly, alam niyo naman, minsan may kalokohan tayo, trip nating magbigay. Eh, isa sa nakita kong daan, makatulong din kaya ako rito sa Popo. At dahil marami na sa mga digital creators na kasama natin, nakapuha natin maliliit na YouTuber, at ka-community rin natin dito sa YouTube, why not extend the help doon sa kanila na nangasa po po? And luckily, eto nga, nagagawa na natin ngayon. So, mula nung June 1, kung kailan tayo nag-sign up, nag-umpisa tayo sa Popo. So far, we've earned, hindi ganun kalaki, pero gumastos na rin tayo ng medyo malaki para abutin yung threshold na inahabol natin. But still, masaya naman tayo and it's quite fulfilling. Marami tayong natututunan. There are lots of technicalities sa Popo para maintindihan mo kung paano yung proseso, paano yung pagkita, paano yung pagpapalaki ng o pagpapaunlad ng iyong channel o yung iyong account bilang isang Popo host. Okay? Isa pa dun ay yung nagkaroon din ng challenge because sa isang issue, nakuha na rin natin magtayo ng isang agency, and so far we have 32 active hosts sa Popo, which is nakakatulong sa bawat isa para kumita. And siguro in the later parts ng video na to, series na to tungkol sa Popo, mag-invite tayo ng ibang mga kapatid natin na nasa Popo at nasa YouTube para mag-explain ng ibang technicalities. Pero yun po yung kabuang dahilan, yun lamang po yung gusto ko sa inyong iparating. Walang masamang sumubok, and yun nga, tanggalin natin yung mga kaisipang negatibo pagaya ng nangyari sa akin, and hopefully everyone gets a chance to earn more money pantulong sa ating mga pamilya. Salamat po, abangan niyo yung kasunod, nandito yung mga technicalities.